Hi guys, ito pong muli ang Gilon Makaworks. Sa video ng ito guys, i-share ko sa inyo ang 6 common reason kung bakit minsan hindi natin napapaandar ang ating NMAX 155. No? So, ang video ng ito ay para po sa mga baguhan or sa mga newbie user ng NMAX. No? Kaya panoorin nyo ito guys, hanggang dulo, huwag kayong mag-skip para may matutunan po tayo. Okay? Simulan na kaagad natin guys. Number 1. Una na dito guys ay ang ating side stand. No, isa sa safety measures ng automatic na motor ay kailangan munang itaas ang ating side stand bago natin i-start ang ating motor. No? Dahil hindi aandar ang ating motor kapag ka nakababa ang ating side stand. Kaya huwag natin kakalimutang itaas bago natin pindutin ang start button ng ating motor. Number 2. Isa rin sa safety measures ng ating motor ay ang hawakan ng preno bago pindutin ang ating starting button. So, hindi aandar ang ating motor kapag ka ang wire na ito, cord na nakikita nyo dito, ito is nabunot. No, baka napagtripan ang ating motor, may bumunot sa cord na ito, ay hindi natin mapapaandar ang ating motor kahit anong pindot natin sa ating starting button. So, mahalagang i-check nyo rin yan guys kung laging nakakabit sa ating preno. Number 3. Kailangan din natin i-check ang wire na to. No? So, malimit na nagiging issue or karamihan sa nagiging issue na ayaw mag-start ang ating motor is dahil itong wire na to is ninangat-ngat ng mga daga. No? Kaya importante na lagi nating i-check kung intact ba ito or maayos ang kondisyon ng wire na ito ng ating motor. At iiwas natin sa madadagang lugar para maiwasan na mangat-ngat ito ng daga. Dahil pag naputol ito guys, hindi rin natin mapapaandar ang ating motor kahit anong pilit nating paandarin. Number 4. Isa din sa kailangan natin i-check ay ang ating battery. No, siguraduhin natin na nasa maayos na kondisyon ang ating battery. So, pag-check ng battery, tingnan lang natin itong mga sakit ng battery, positive at negative, kung mahigpit ang pagkaka-tornilyo. Malimit na nagiging issue is maluwag ang tornilyo, lalo na kung may naikabit tayong accessories, nalilimutan nating higpitan ang tornilyo ng ating battery. Ang nagiging resulta is lumuluwag, magpagmaluwag siya, hindi mapapaandar ang ating motor. No? So, kaya importante yung laging maayos ang pagkakakabit ng mga sakit sa ating battery. No? So, bukod pa doon, dapat sigurado tayo na hindi lubat yung ating battery. Kaya mahalaga at recommended na may voltmeter ang ating motor. Number 5. Sa mga naka-ABS naman or keyless yung ating NMAX, is mahalagang check din natin yung ating remote. No? Siguraduhin natin na hindi lubat yung battery ng ating remote. Paano ba malaman kung buhay or patay yung ating remote? So, dapat alam natin kung ano yung on tsaka off ng ating remote. So, ganito i-check ang ating remote kung buhay o patay. Pag matagal na blink, ang ibig sabihin, yan, naka-off yung ating remote. No? So, pag prinis ulit natin, mapapansin natin, mabilis yung blink niya. So, indication yan na naka-on na yung ating remote. No, importanteng laging naka-on yung ating remote. Huwag na natin patay-buhayin yung ating remote para hindi mabilis malobat. No? Once na ilapit na naman natin ito sa ating motor, automatic mapapaandar na natin yung ating motor. Ipaano malaman kung lobat o hindi ang ating remote? Ito ay may tinatawag na answering back. Okay? Pag pinindot natin, yan. Nag-answering back
ang ating motor. Indicator yan na hindi lobat yung ating remote, no? Likewise, yung ating motor is hindi lobat. Kaya importante na na-check natin kung gumagana pa rin yung answering back ng ating motor. Kung gusto nyong panoorin, mayroon akong video, ilalagay ko sa description kung paano ibalik yung mga nawalang answering back ng ating motor na NMAX ABS. Ilalagay ko ang link sa description, guys, para may idea kayo kung paano ibalik once na nawala ang answering back sa ating motor. Number 6. At ang panghuli sa aking listahan ay ang starting button. Mahalagang lagi nating chine-check at sinisigurado na maayos ang kondisyon nito, no? Lalo na sa mga prone sa ulan or laging nababasa yung kanilang mga motor, napapasok ito ng tubig, guys, no? Kapag ka napapasok na to ng tubig is malimit, nagkakalawang sa loob. Tendency, hindi gumagana or pumapalya kapag ka mahina lang yung pagkakapindot natin. Paano malalaman na pumapalya na yung ating starting button? Kapag kailangan na natin idiin talaga bago umandar yung ating motor. Dapat tamang diin lang, umaandar na kaagad yung ating motor. Kaya lagi nating siguraduhin na malinis ito, guys. May mga tutorial nito sa ibang mga YouTube channel kung paano linisin ang starting button. So mahalaga yan, guys. Pero may isang mahalaga na hindi ko na isinama sa aking listahan, guys, no? Ito ay ang gasolina, no? Importanteng may gasolina ang ating motor. Dahil sa hindi lang bukod na hindi natin mapapaandar ang ating motor, kapag ka walang gasolina ay malaki ang possibility na masira pa nito ang ating makina kapag ka pinilit natin paandarin kahit walang gasolina. So yun ang pinaka-importante, pero di ko na siya sinama sa aking listahan. Okay, so yun ang anim na malimit na rason kung bakit hindi natin mapaandar ang ating mga motor. So sana nakatulong sa inyo ang video na ito, guys. Kung may additional information kayo na makakatulong sa mga kapwa natin riders, guys, just comment down below para mas dagdag kaalaman sa atin. Tulong-tulong, mas maraming kaalaman tayong makukuha. Okay, maraming salamat sa panonood, guys. At huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking Munting Channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads na mga tutorial at mga moto vlogs natin soon. Okay, so hanggang sa muli, guys. At kita-kita ulit tayo. Ride safe always. At bye-bye.